habang nagtatrabaho ako sa kanila, sinabi nung yung asawa, lagi siyang parang pagod na. Lagi nang nagkagawa ng do. Lagi nga, wala pa ba sinadya? Laging late yung kanyang asawa. Pinano niya sa akin na, madmin, tulungan mo nga ako. Pero yung amo ko, hindi alam na ako'y nanonood ng paggagawa ng do. Habang nag-ugas akong pinggan, nanonood ako ng paggagawa ng do. Kasi mahilig po ako magluto. Yung may ano ako eh. May passion sa pagluluto. Mm. Tapos sabi ni Gino dati, tulungan mo ako. Nung tinulungan ko siya, nung tinuturoan niya ako, nauna pa akong gumawa ng do. Marunong ko naman pala. Sabi sa akin. Sabi ko, hindi, nakikita ko sa'yo. Eh, marunong ka. Kasi naunahan mo pa ako. Ituturoan nga kita, naunahan mo pa ako. Di, yun ang ginawa niya. Iniwanan niya sa akin yung paggagawa ng do. Nung natapos ko na, natuwa siya. Kasi nag-iosis sa labas, nakikipagkwento sa mga kakilala niya na doon sa lugar namin. Yun. Sabi, bukas agahan mo pasok at tulungan mo paggagawa ng do. Nung tinutulungan ko siya, humaba na yung oras ko, yung sweldo ko, hindi pa. Pero okay lang, kasi gusto ko yung ginagawa ko. Naging dapat 9, naging 8:30, pinaaga nila para... Pero okay lang, laging okay lang. Kasi gusto ko matuto. Nung natuto na ako, gumawa naman sila ng tagahugas. At ako naman ang gumagawa ng do, nagpiprepare ng do. Di, okay na. Parang nagle-level up na ako. Nung nagle-level up na ako, sa madaling salita, after ng ilang buwan, tinuruan naman ako magluto ng pizza nung amo ko. Sa madaling istorya din, natuto naman ako. Di, natuto na ako. Nagsusuot na ako ng uniform ng pagpipizza. Marunong na ako. Nag-decision sila. Sabi, kinausap nila ako mag-asawa kasi marunong na ako. Marvin, pwede ka kayang makahanap pa ng ibang trabaho? Sabi, bakit? Eh, bebenta na namin ng pizzeria. Ah, naku. Sabi ko, sige, wala mang problema. Meron ako kasi akong part-time na iniwanan dati na gusto nilaman nila din ako. Doon sa parang warehouse po yun. Warehouse na ng mga supermarket. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Kung kailan kang matuto, bigla ka nilang pinaghanap ng work. Pinaghanap na ako ng work kasi gusto na nilang ibenta. Eh di, sa akin naman, siyempre, ako naman po ay, hardworking ako eh. Wala namang problema sa akin yung hindi ako namimili. Di bumalik ako sa dati kong trabaho. Inuwanan ko sila. After 3 months, sa hindi inaasahan, namatay yung lalaki. Eh, binibenta na nila yung pizzeria. Namatay yung lalaki, yung nagturo sa akin, inatake siya. Di namatay. Tinawagan, nung pagkamatay niya, kinabukasan, tinawagan ako ng amo kong babae, si Nadia. Sabi, Marvin, wala na yung kaibigan mo. Eh, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ulit ang pizzeria. Eh, kaya lang, ikaw lang yung nakakaalam. Baka po pwede mo akong, baka pwede kang kausapin bukas. Sabi ko, no, pupunta ako dyan ngayon. Pinuntahan ko sila. Sa Burol, syempre, kamamatay lang, masakit sa kanila. Pinag-usapan agad namin yung pagbalik ko sa kanila. Hindi naman ako tumanggi. Tinanggap ko agad. Sabi ko, sige, pabalik ako. Wala nang problema. Alis ako na uli yung trabaho ko. Sabi ko, tatlong beses ko nang inalis yung trabaho ko dahil sa inyo. Tinanggap ako, umalis ako, babalik ko sa inyo, tumanggap ako. Hindi ganun. Di, nung ano naman, nung tinanggap ko na yung trabaho, gumpisa uli kami sa bago. Ako na yung nagluluto, hindi na ako assistant. Di, tumagal ng 5 years. 5 years po yan. Tumagal ng 5 years kami nung amo kong babae.
Pero literally, ikaw na nagpapatakbo nun. Parang, siya pa rin po. Sa kanya lahat ng ang pasok ng pera. Pero, akin ang order sa gabi. Mga kulang sa bibilin sa umaga, ililista ko pa. Ako ang chef. Ako pa maglilista ng mga bibilhin. Ako rin ang ako rin ang pupunta sa supermarket para bilhin yung mga fresh. Kasi ayoko nga po ng hindi fresh. Meron po kaming inuutusan dati. Eh, kung ano na lang bilhin. Halimbawa, medyo malambot yung kamatis. Medyo, medyo ano yung talong. Medyo overripe na yung talong. Yung mga rucola. Mga ano, medyo dry. Medyo basa-basa. Kaya ang quality, laging ako, kaya hanggang ngayon po, ako pa rin ang namimili. Hindi ganun. Ang nangyari, nung minamanage niya, ako nagpapatakbo, parang sabi niya, parang hindi na rin ako yung ano, parang gusto ko na rin ibenta after 5 years. Sabi ko, wala naman ako masabi kasi nga po ako yung nagpapaaral dito sa Pilipinas. Yung aking anak na yan. Gusto niya nang ibenta, may dumating yung mga abogado. Abogado, notayo, siya, yung kanyang attorney, magpipirmahan sila. Yung amo ko, umiyak. Sabi niya, parang hindi ko kayang ibenta. Parang naano pa rin niya yung kanyang asawa. Sabi nung ano, hindi pa pwede. Nandito na yung kontrata natin, hindi mo pa ibebenta. Hindi siya pumirma. Pinipilit siya pumirma, hindi siya pumirma. Nagiyak yung amo ko. Di sabi ko, sabi nila, hindi ka namin mapipilit kung ayaw mo naman talaga. Kaya lang, magbumulta ka. Yung aming mga nagastos, ikaw magbabayad niya sa abogado. Sabi niya, sige, walang problema ako magbabayad. Nag-aalisan sila, galit na galit. Wala akong kwentang kausap. Ganyan sa mga, siyempre, salitang Italiano. Tapos nag-iiyak pa rin siya. Ako naman, palibasa, matagal ko ng kasama, simula ng buhay pa yung kanyang kasawa, hanggang kami nalangin ng nagmamanage, biniro ko lang. Nakaupo siya sa ganito, nakatayo ako, biniro ko lang, sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Ako ang bibili ng pizzeria. Maka naman po, biro lang, kasi wala naman talaga po akong pera. Tuman siya, sabi niya, sige, ikaw ang bumili. Tutulungan kita mag-loan. Oh, naku. Hindi. Binawi ko kaagad. Nagbibiro lang ako. Sabi ko ganun. Sabi niya, hindi, makakautang ka. Sabi, paano ako makakautang? Wala naman akong bank account. Meron ako, pero hindi ko naman nalalagyan kasi kinukuha ko rin lang agad. Sabi, hindi. Yung aming pong bustapaga, yung payslip yon. Yun pala, pwede mong iutang ng, pag ikaw ay 2 years na meron kang payslip sa government, pwede mong iutang. Depende sa taon. Kaya 5 years ng akin, naiutang ko ng 30,000 euro. Kaya nakautang ako. Naku, nung nakapasa ako sa loan, tinulungan ako ng nanay ko kasi meron laging guarantor. Mas matagal ang nanay ko sa akin, mas mahaba yung kanyang loan. Tapos noon, nung nakautang ako, natulungan din ako ni Nadja, kausap yung manager ng banko. Nung nakautang ako, binayad ko agad sa kanya yung kalahati. Yung kalahati, ginamit ko pang simula ng pizzeria. Yun, ang kagandahan pa na binigay niyang loan kasi sa Italy ba, walang nagbebenta ng negosyo, ng mga business, ng hulugan. Pero siya, ginawa niyang contract, hulugan. Ginawa niyang rent to own yung business hanggang sa nabayaran ko siya. Ilang taon yan? Bale, inabot po ng dapat ano lang yun eh, 4 years. Inabot po ako ng 6 years. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. 18 ko pala nabayaran. 2018. Bago 2019, tapos ay nag-pandemic. Yun. Kaya noon nag-pandemic, bago pa lang ako nagsisimula na wala na akong bayarin, ganyan-ganyan. Nag-pandemic naman. Naku, walang pumapasok na ano, ang taas ng upa sa building. Muntik ko na rin isara. Ang kagandahan naman, ang government sa Italy, nagpautang na walang tubo naman. Kaya
nag-loan uli ako ng panibago. Wala na akong loan, nag-loan uli ako ng panibago. Ganun talaga business. Kaya parang hindi ka maano nang wala kang loan is. Tapos ngayon, di nag-pandemic, meron akong yung inutang ko ng pandemic, ngayon binabayaran ko. Na, madali na lang. Hindi kagaya nung nag-uumpisa ako na na nire-rent toon ko sa amo ko yung pizzeria kasi ang laki. Malaki. Tapos dati may pinag-aaral pa ako, ngayon tapos na. Kaya magkano mo nabili? Yung pong pizzeria dati 270,000 euro. Malaki 'yun. Malaki po 'yun. Tapos po yung pizzeria. Pizzeria po kasi ano eh, bali 2012. Ngayon ay 2024. Bali 14 years ko nang hawa. Bali na doble na po 'yun. Lampas na po sa doble sa presyo 'yun. Kung ibebenta. Ibebenta mo naman. Kaya lang, wala po akong balak ibenta eh. Parang ganyan, kagaya ng anak ko. Marami na nakikilala na rin yung pizzeria El Pustino. Ako po kasi yung karoon ng Pilipino na nagtayo ng restaurant na Italiano sa Italy. Marami po doon Pilipino nagtayo ng restaurant. Kasi sila po may mga asawang Italiana, asawang Italiano. Ako po solo. Solo po ako. Kaya... Sinadya, buhay pa? Opo, tauhan ko ngayon. Ha? Opo, tauhan ko. Nagtatrabaho siya si Nadya. Bali siya ay waiter, cashier. Waiter, cashier. Opo. Pang ano lang yan, para hindi siya maboard? Para hindi siya maboard. Misal lang, makulit. Ako ang amo, ako pinapagalitan. Siyempre, parang... Anong sabi mo sa kanya? Misal eh, ay, Marvin, alis na ako. Yung banyo, ha, huwag mo kakalimutan, lilinisin mo. Wala nga, yun dapat ikaw maglilinis, hindi ako. Ilang taon na sinadya ko yan? 62. Oh, bata pa. Bata pa, 62, 61, parang ganun. Wala silang anak? Wala po. So mag-isa niya ngayon? Mag-isa na lang po siya. Meron po siya pamangkin na kanyang palaki. Dalawa, bali, tatlo. Mahal naman siya ng kanyang mga pamangkin. Ako i-kinoconsider ko na rin na ako ay isa sa kanyang kamag-anak. Kahit ako, kahit siya, para na kami magkamag-anak, lagi kami magkaaway. Noon, lagi kaming... maganda na rin, natutupo ako. Matikuloso. May madumi dito. Details po. Madumi, meron doon natulo. Bakit hindi mo pinagagawa yung tubo? Eh, mamaya na yung tubo. Nagluluto pa ako. Mga ganyan. Pakita na naman kinabukasan, uulitin na naman sa akin. Yung mga ganyan. Pensi, Ay, sige. Ano to? Hindi. Ano to? Chicken and banana. Sabi. Liga. Anong brand to? El Mare. Bali, kaibigan ko po yung anak ng ano niya, si Nigel. Ito. Shout out kay Nigel Martinez. Grabe, no? Naging siya ngayon ang tao mo. Opo, siya po yung tao ko doon. Yan, laging kasama ni Wensi sa tanghali nung nandoon siya sa Italy. Kasi sabi-sabi kami nakain ng tanghali. Yun lang, hindi ko rin mautiis. Minsan, kailangan niya lang, Marvin, yung aso ko, wala magbabantay. Doon ko matulog sa bahay. At ako'y mayroong, ang yoga noon ay, dalawang araw eh. Mahilig sa yoga. Di ako ang tutulog ng isang gabi, susunod na isang gabi, yun naman kapatid. Minsan naman, hindi ko na pagbigyan kasi nagsasara ako late na. Pero yun, hanggang ngayon, meron pa rin akong responsibilidad sa kanya yung mga ganun bagay. Kahit na hindi ko na siya amo. Dahil nga, matagal kami naging magkaibigan. Tsaka, ako po, hindi tinuruan ko ng kanyang asawa. Nung hawak ko na yung pizzeria, nung siya na, every August, di sarado ang pizzeria. Pinag-aano niya ako ng seminar ng 3 days
2 days seminar ng pagpipizza sa Napoli. Sa Napoli lang 'yon. Oh. Yung mga sinaunang pizzaiolo, yung mga matatanda, mga kung paano sila magawa ng dough, kung paano magpaalsa. Kaya malaki rin na itulong niya sa akin, talaga. Pero yung kanya ng mga asawa, magaling din. Naturuan din talaga ako ng ano. Ang gusto lang talaga ni Nadia, kaya ako in-enroll para maging upgrade. Professional. Update. Galing. Mabait din. Kaya lang makulit. Lipat na. Sir? Saan lipat? Maglalunch na tayo sa ano? Sa Sulyap. Sa Sulyap na. Mm. Sige sir, ituloy natin doon sa Sulyap. Sulyap. Oo, yung kwentuhan natin. Yung kwentuhan natin. Okay, sige. At ano doon? Mas maganda doon. Magandang ano doon. Makapasyal pati kayo doon sa mga lumang style ng bahay. Okay, sir, again, kailan ang opening ng resto? October 16. Il Postino. Il Postino. Il Postino. October 16. Ayan. Anong street po ito, sir? Ito po dito sa San Pablo City. MH Del Pilar. MH Del Pilar. Likod ng Jollibee Plaza. Oo, yung main street nila dito sa city, sa may Jollibee sa likod noon. Sa likod ng Jollibee Rizal Avenue. Kayo. Tara. Lunch na tayo. Mag-lunch na muna tayo. Oo. Oo. May dala kang sasakyan. Ikaw pero mag-o-open pa ng restaurant ba sa Manila? Manila or Venezuela. Sabi ko nga dito kay Sir Marvin, dito na ako kung gusto kong gawin sa dami ng opportunities na tumunan. Kasi dito talaga. Malamang dito na yan. Dito na. Isa naman ang talent namin eh. Di magpipitsa na lang kami dito. Pag ikaw dito, sir, laging puno ito siguro. Ano nga eh. Baka puro magpapapicture. Kahit sa kami makarating eh. Sino gumawa nito? Ang galing din ah. Opo, yung Barrel Pro. Yung pong gumawa. Ano kinat out niya? Hindi niyo nakita yung oven. Brick oven niya, naikot po yan. Parang mainit na. Mainit pa. Ginamit po ang gabi. Nag-ano kayo? Opo. Kung wala kayong lakad mamaya, ante-ante nyo na. Bakit? Maggagawa kami yung pizza. Titingnan ko yung dough. Kung alsa na, pasisindihan ko. Kasi ang sindi po nito mga 2 hours eh. Pasisindihan ko na maaga. Tapos para maka-pizza tayo. Salang. Oo. Salang tayo. Babalik tayo dito. Magla-lunch muna tayo, ha? Right to you, sir. Kung oven, sa'yo ko na rin bibilin. Pag sinaraduhan mo sa gabi, di sinaraduhan mo siya. Isasarado mo siya ng gusto. Walang sisingaw. Para yung init niya nare-remain. Kasi ngayon, sinaraduhan ay bukas. Dapat sarado-sarado yun. Sa gabi, ha? Ang ganda okay. Ng resto. Direkwito daw sa labas. Parang nasa Intramuros. Parang nasa Intramuros ang hapo. Tingnan niyo yung sulta. Kung magagawa kayo sa sulta? Hindi pa. Hindi pa, sir. Tingnan niyo yung sulta. Malalaman niya kung bakit ganito yung itsura dito. Dating wall to, ilinagay lang to. Ito, sir. Siguro nilagay lang. Ah, sadya. Sadya po yan. Okay. Adya na talaga yan. Na po yan. So, dating wall to? Opo. Binutas? Binutas na. Ang ganda. Ah, dating wall binutas. Kaya ganyan kaganda. Itong bahay na ito, ano nga ta eh? Sabi ni Kuya. Early. Pre-war. Wow. Kasi nasira ng World War II. So, na-maintain. Na, ano yung bahay? 1920s yata ito? Oh, mga ganung bahay, mga 20s. Hmm. 40s, 50s, iba na itsura ng bahay. Bats, pwede kayo dito pang picture ah. Ay, sige. Sir, magkano bang pamasahe papuntang Europe? Ay, depende. Pagka dapat kayo ng low season, March to July, low season nyo, mga 40, 50. Parang US 10. Oo, magkasama kayo ni ma'am. Tapos doon kayo tutuloy sa akin kasi yung kwarto ko pang dalawahan lang. Oo, doon kayo tutuloy. Kahit isang buwan kayo doon. Oo.
Tapos, pagka... Paano na ang vlog? Hindi, at least na iba naman yung vlog nyo. Ibang Pilipino naman yung nagpap, may farming sa Pilipinas. Yeah. Na, ang marami rin farms na, di ba? Yung mga grapes? Apo, marami din. Apo. Halimbawa, ang Pilipino na nagpa-farming sa Pilipinas, mga ganong istorya, kung anong sistema. Oh. Ang daming OFW na farmer doon eh. Marami po talaga. Tapos, kung malayong lugar nila, sa akin kayo natuloy, pupuntahan niyo siya, tapos babalik kayo sa akin. Mm. Kasi, mahal po ang hotel doon. Mahal? Ang hotel doon ay parang 30,000 isang gabi, mga ganun. Mahal po talagang standard of living sa ano. Kaya inaano ko yung mga kaibigan ko, kahit mga milyonaryo, saan kayo tumira? Saan kayo tumira? Para hindi ganun kamahal. Yun nga yan eh. Doon daw tayo. Ang gawing, kung magagabihin tayo, ang gawing ko, bukas na lang bago tayo pumunta ng Nueva Vizcaya, kunin nyo. Ay, Nueva Ecija, kunin nyo ano, gamot kay ano, Topper. Dito ka rin. Apo. Oh, ang ganda. Ang ganda. Ito ang ano, Japanese house. Japanese architecture to. Mga ano, yung pambayo. Kaya nga, the same yung ano. Ganda ng ano. Si Kuya Roy na. Sir Marvin. Ganda oh. Bago nga, doon nga, magtatanong kami. Naghahanap po ng pwesto. Ibang klase. Nga po. May ganito pala dito, San Pablo. Ganda rito. Si Wensi dito niya pinatutuloy. Oh. Libre. Si Wensi. Ganda pala rito. Opo. Yung mga ano talaga nga. Baka madulas ka, Ma'am Cathy, ha? Ma'am Cathy. Ito po yung nagkarlang. Puti naman. Dito natuloy si Wensi. Oh. Ah, may guess. May guess. May guess pala. Doon si Wensi sa dulo. Wow. Nare-restore niya. No? Nare-restore niya. Ang galing niya mag-restore. Meron nga po siyang binili. Ewan ko kung alin dyan. Sabi yung elementary school, nagigibain. Pag ginawa, binili lahat niya na yung kahoy. Nung binuo niya, magandang bahay. Mga, di ba nung una, ang elementary school, mga parang kastilain? Oh, yung malaking ganun. Yung nakaangat konti. Nakaangat na konti. Tapos puro kahoy yun. Puro kahoy nga. Yun nga ang ginagawa niya. Ganda. Ganda? Doon, may swimming pool. Para sa mga guests. Yung flour, nagagamitin na pa yan. Baka maulanan. Madulas kayo ha, madulas. Oops. Uy! Ano to? Bigas! Anong pinang ano mo? Blender. Ah, blender. Ganda, no? Oo, okay. Oh, ito yung ginagamit natin. Oh, kaya pala, no? Texture, no?
Tomat hindi yung apo. Hindi po, ito po yung gagawin yung paanohan nung do. Pang-stretch lang do. Ay, kailangan ito madami pa ng konti. Ay, pinadagdagan ko ito. Mainit-init pa. Uh-huh. Galing, okay na yan, no? Oo, oh, perfect yan. Art din, ano? Art din. Ito po kasi, pagka may gustong gawin, hindi makakatulog. Kaya ka hindi nakatulog kagabi. Undiagnosed AIDS. Ay, doon sa resto. Doon. Meron na? Meron na, okay na. Naka, sa taas? Okay. Alin, kaya na tayo? Mm-hmm. Paano mo na nakilala ko saan? Bali, ang kapatid ni Kuya Roy ay kaklasiko sa nung high school. Oh, tapos, niya na. Tapos po, yung social media din na lagi niya ako nakikita. Lagi niya akong pinapalo. Tapos pag napunta sila ng nag-Europe tour sila, lagi silang sa akin nakain. Palibasa, sila naman ay taga San Pablo. Mm-hmm. Ako naman po ay pag taga San Pablo ay dinayo ako sa pizzeria. Hindi ko po pinagbabayad kahit congressman, kahit milyonaryo. Lagi po hindi ako nagpapabayad. Basta taga San Pablo. Ayun, parang nabaitan siya sa akin. Sabi, bro, baka gusto mong mag-combine tayo, business tayo. Sabi, sige, kung... pinag-aralan ko yung kanyang ano, business proposal. Maganda naman. At pangarap ko din po na magkaroon ng pizzeria dito sa Pilipinas. Edi nag-tag-up kami. Ah, ang ganda ng hagdan. Meron palang ganitong kagandang lugar dito sa San Pablo. Hindi naging intramuros. Kami. Seven points. Oo. Oh. Yan. Sudan. Don. Parang Las Casas, Intramuros. Ganda ng impact ng mga bamboo. Ganda. Yung inyong farm, ang daming ganito eh. Kita. Pero magandang variety ito. Hindi ko pala. Ornamental. Ito naman, connected naman doon sa kabilang bahay. Alin, seryo? Ito, yung nakakonect. Connected doon sa... Ano ba yan? Parang... Anong klaseng old building din lang yan? Yung nasa likod? Lang din yung nasa likod? O, ito. Yung nasa likod? Ah, yun po, nasa likod. Dati po yung opisina ng BIR. Sila tapos nabili niya? Ah, hindi. Sila din talaga may-ari. Nao pa lang BIR. Kasya. Nakaw pa yung bota ni Ma'am Kati. Na-interview niyo siya nga pala si ano? Yung kaibigan kong pulis. Sino? Taga Cavite. Gary. Siya na asa dito, di ba? Tapos na. Tapos asa na siya ngayon? Nasa Karami. Ah, nasa Karami na siya. Nasa Karami siya. Kasama ano ngayon ang kinakalokohan niya? Bonsai. Bonsai. Oh. Nako, niregaluhan niya ako ng bonsai. Ganda. Eh, kung sabaw eh. Yun lang may sabaw. Sabi nga nung, yun niregalo sa inyo si Sir Gary. Worth 10,000 yan. Grabe, ang ganda na binigay sa akin. Naging bisita ko na po kasi sa Italy. Drinks? Kumbaga, palibasa, siya ang happy nung panahon yun. Nilagaan ko siya, sabi, huwag ka mong mag-alala at hindi ko niya itinerate ko. Hanggang sa pagka ako'y nauwi, nagkikita kami. Sikat na sikat yung dito. Dahil nare-rate siya, siya lang mag-isa. Ang tapang yun. Tapang yun. Pag isipin nyo, maliit, mabait, masarap kausap. Talino. Pero tapang pala nun. Pinuntahan ko po si Bukid Amara. Sir Mike. Pinuntahan ko din. Kita kayo? Hindi, wala siya. Tapos sinasahan ko, nandoon siya sa ano, wala, hindi ko siya nakita. Hindi siya umatend. And then? Hindi siya umatend sa meet and greet.
Sino mga na kilala mo doon? Yun, si Chairman, yung malagaano, yung binigyan niya ng award. Si Kernel, si Vice Mayor, si, yun nga, si Chokstogo. Yung, ano, yung nagano ng Dragon Fruit na bata pa. Ah, si Kevin. Si Kevin. Hmm. Saka yung nagano ng, lichong manok din, pero... Don Ricardo's. Oh. Sarap! Yun ang masarap. Niya. Oh. Pero, konti lang kasi dala niya yun. Pero sarap. Sabi ko, dapat madami, mas madami siyang dala. Diba yung lasa niya talaga, lasang-lasa yung herbs. Hindi... Oo. Parang nakatatlong balik ako yun. Balik dalawa ka. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct. Inspire. Succeed.